Good afternoon po sa lahat ng ating mga kapartner ngayong tanghaling ito. At once again, welcome sa ating welcome po sa ating YouTube channel. At welcome din sa ating palatuntunang isumbong mo kay kapartner Roger Abing Kamingawan. Magandang hapon po sa ating lahat, mga kapartner sa buong mundo, no, sa ating mga kapartner diyan sa may Metro Manila, sa Visayas area, at saka dito sa Western, Northern, and Central Mindanao. Magandang tanghali po sa inyong lahat. At tayo po ay magpapatuloy sa ating palatuntunan itong isumbong mo kay kapartner Roger Abing Kamingawan. So, ating pag-uusapan ngayon na mga kapartner, itong yung lumalaganap ngayon na sakit itong COVID-19, no? Na kahit sang dako ng ating mundo, talagang mayroong outbreak. At nagbabala po tayo mga kapartner sa ating mga kababayan, dahil meron palang tumakas na isang POI o itong person under investigation, yung nagngangalang Michael Robles Mendoza. So pinaalalahan na natin ang ating mga kapartner na mag-ingat po tayo, no? Kasi hindi natin alam, baka nandyan sa ating kapaligiran yon, at talagang magsisisi tayo na isa pala itong anong tawag nito, person under investigation. In short, infected na itong taong ito. So dapat magmatyag tayo sa ating mga paligid, no? At kung sino man yung nakakakita nitong taong ito, nakakilala, so dapat ipaalam ninyo sa ating mga frontliners na ito pala ay tumakas, ha? Tumakas mula sa yung bang quarantine area kung saan siya naka-quarantine. At ang pangalawang pag-uusapan natin ngayon, mga kapartner, itong tungkol sa sinasabi ni DILG Secretary Eduardo Anyo. Ito kung sa Bisaya pa, nagmando sa publikong ipos sa pampublikong mga lugar sa mga barangay ang mga listed beneficiaries nitong Social Amelioration Program or SAP ng DSWD. Itong SAP, mga kapartner, ay naging ano ito, naging usapin ngayon kahit sa ang mga himpilan, no? Pinag-uusapan po ito dahil nagtataka yung iba bakit hindi sila nakakatanggap ng itong SAP card. So yun nga ang sabi ng ating mga barangay official, mga barangay captain, kahit dito sa lungsod ng General Santos, yung mga barangay captain natin dito, na hindi masisisi yung ating mga barangay official. Dahil yung ating mga barangay official pala ay sila yung nag-profiling sa mga target beneficiary. Kaya lang, sila yung nag-profiling, at saka after the profiling, isa-submit ho ang record kasama yung mga purok chairman sa mga barangay official during the profiling period ho, mga kapartner. At pagkatapos pala ng ma-profiling yung ating mga target beneficiary na apektado nitong crisis ng COVID-19, isusubmit pala ito doon sa ating mga city planning and development offices, no, sa ating local government units. After dyan, sa city planning, saka pa yun isasubmit doon sa regional office ng DSWD. So hindi natin masisisi pala itong ating mga barangay official, no? Yan ang talagang katotohanan dyan sa usaping amelioration na itong Social Amelioration Program or SAP ng DSWD. Ang nag-evaluate iyong regional office ng DSWD. Yun ang totoo dyan, mga kapartner. At saka itong pag-uusapan po natin, kasi mayroon palang
plano itong police military na di are ready nitong declaration pala ng martial law ng ating mahal na pangulo sa ating bansa, no? So ang solusyon po talaga, dahil nakikita po natin sa ating kahit meron tayong ipinatupad na itong total lockdown, hindi man ito total kasi partial lang ito, pero meron pa rin mga kababayan natin na talagang matigas ang kanilang mga ulo. So yun mga kapartner, na dapat nating anong tawag nito, dapat nating susundin kung ano yung mga orders ng ating local government units, kung ano yung order ng ating pamahalaan, na tayo po'y mananatili sa ating bahay. Kasi para lang yun sa kabutihan natin mga kapartner. So yun nga, dito sa ating palatuntunang isumbong mo kay kapartner Roger Abing Kamingawan, so atin itong talagang pag-uusapan, as long as na hindi nakapaglabag ito sa ating konstitusyon, itong declaration of state of itong yung bang suspension of the state of habeas corpus o itong martial law, kasi ayon sa ating saligang batas, dito po yan na mababasa natin sa Executive Department sa Article 7 sa ating Philippine Constitution. Ang sinabi po dito, a state of martial law does not suspend the operation of the Constitution. In short po mga kapatid, kahit meron tayong martial law na i-declare sa ating bansang Pilipinas, ay hindi nasususpend yung tinatawag na pangsyon or operation itong ating saligang batas. Nor supplant the functioning of the civil court or legislative assemblies. Yun ang totoo mga kapartner, mga kapatid. So long as na hindi ito na-suspend, kasi kahit meron tayong may declaration ng yung suspension of habeas corpus o itong martial law, eh talagang itong ating constitution magpapangsyon pa rin. Kaya walang problema, kasi ang itong mga pangyari-yari ngayon mga kapartner, tulad nitong ating crisis sa COVID-19, kailangan talaga na hanggat maaga mag-declare na yon ang ating mag-declare na ang ating pangulo sa ating bansa nitong martial law, kasi yung ibang mga kababayan natin matitigas talaga ang ulo, tulad nitong mga negosyante. O biro mo, itong bago lang may lumabas, press statement ito galing ng National Bureau of Investigation. Merong 4.7 million na halagang mga itong mga medical supplies na nasabat ng NBI. Dahil sa ipinatutupad na yung bang nationwide enhanced community quarantine, nagmamatigasan itong mga negosyante paminsan. Pinagsamantala nila ang itong crisis natin, nagbibinta ng mga medical supplies tulad nitong mga anong tawag nito, itong mga sanitizer, itong alcohol, no? Binibinta sa talagang malaking halaga, which is talagang labag sa ating batas sa mga kapartner. So yun nga, kaya nga ang ating mga negosyante ngayon, dapat nating ipaalaala sa kanila na huwag naman ninyong samantalain itong panahon. Nasa crisis itong ating mga kababayan, tulad dito sa tulad sa ibang lugar, mayroong mga kuan dyan, yung mga drugstore siguro, nagbibinta pa sila ngayon ng tinatago nila. Ang sinasabi dito is yung hoarding, tinatago yung mga stocks. Kaya nga, nagbabala ang ating National Bureau of Investigation mga kapartner na
talagang hindi kayo tatantana nila. Pag ginagawa ninyo talaga yan, ha? Talagang may paglalagyan kayo, mga kaibigan nating mga negosyante. So wag naman ninyong yung bang gawing anong tawag niyan, yung bang nag-take advantage kayo na dahil crisis ito, kinakailangan talaga ng ating mga kababayan yung mga sanitizers na yan, yung mga alcohol, ano pa dyan, no? Na ginagamit para hindi tayo madapuan or ma-infect nitong nakakamatay na sakit itong COVID-19 na mga kapatid. So, dito nga, sa usapin dito sa may probinsya ng Sarangani, nagpapasalamat din tayo sa ating butihing gobernur ng Sarangani Province in the person of Governor Steve Chongbian Solon, dahil hanggang ngayon nananatiling COVID-free yung ating probinsya diyan sa probinsya ng Sarangani. So talagang pasalamatan natin yung ating mga frontliners diyan, kasi ginagawa talaga nila yung dapat gawin para ma-secure yung probinsya ng Sarangani na hindi mapasukan nitong talaga kinatatakutan na ito kasi sa buong mundo. So yan lang po mga kaibigan at mga kapatid, no? Ngayong hapong ito, tayo po ay nagpapasalamat sa inyong patuloy na pagsubaybay sa ating himpilan, itong ating YouTube channel, itong ating kapartner mo channel. So maraming salamat at hanggang sa sunod na araw, ito po ang inyong kapartner Roger Abing Kamingawan.